Ay, masayang araw po sa inyo lahat. Ako po si Angelo Santos ng T-Max Electronics Hub. Papakilala ko po sa inyo isa sa mga bagong produkto ng PB Audio Philippines. Ito po ang PB Audio Max 42 2.1 Computer Subwoofer System. So yan, makikita po natin sa box ang kanyang model. Meron siyang 4-inch woofer. Bluetooth. Oh, Blue Touch nakalagay sa kanya. Meron din siyang FM. And may remote control. And yung actual na itsura ng unit. 2.1. At syempre, meron siyang kasamang remote. Then sa baba, nakalagay din yung full specification ng unit. Sa gilid, makikita natin. Ayan. Full specification din po ng unit. Then yung itsura ng unit. So, ayan o. Oh. Tara po. Open natin ang ating PB Audio Max 42 subwoofer system. So yan, sa pagbukas nyo po ng unit, ayan, makikita nyo po, oh, meron siya alpombra or para sa protection. Ah, okay, mga user manual. Nasa ibabaw na pala agad yung kanyang surround speaker. So ayan, so mamaya na po natin natanggalin yung plastic total. Ang remote control. Ayan yung kanyang isang speaker din. At meron siyang libreng jack. 2.1 connector. So ayan po. Pwede sa cellphone. At meron din siyang yung alpombra ulit for protection. At ang mismong unit. Wow! Compact na compact po. So lagay ko muna sa baba yung isang speaker. So yun no. Sa mga naghahanap po ng ano no, ng magandang subwoofer at di naman ganun kalakihan yung mga lugar nyo or yung sa bahay, quarter, for example, ito, perfecto po ito para sa inyo. So, nagkali ko lang po yung kanyang plastic, no? So, medyo oksidyado talaga. Nagamita ng puwersa. Okay po. Sa ilalim na bahagi ng dito, makikita nyo, meron siyang mga flaps. Yun, para sa hindi dumulas siguro. The same time sa ibaba, pag ilagay nyo sa lamesa, comfortable lang. Hindi siya madudulas, no? Yan! Labas ko na rin yung isang speaker. Surrounds niya. Yan! Fresh na fresh. Okay, ito ang PB Audio Max 42. So sa itsura, sa ano po, sa actual itsura ng unit, nakikita natin oh, yung design, ang kanyang brand name PB Audio. Sa gawing ibabaw niya, makikita natin yung mode, backward and forward, pose, SD card slot, USB slot, tsaka itong malaking knob is para sa volume to. And yung sa baba naman, is control nito is para sa bass natin, no? Yan. Then sa gawing ibabaw naman, makikita natin yung sticker ulit. Yung full specification ng unit. Okay, then sa left side, makikita natin yung woofer. So, yan. Yan po yung pinaka, ano niya, speaker. Woofer niya. Then sa gilid, meron siyang may butas dito. So importante po ito para sa isang subwoofer. Ito po yung kanyang breather. Then sa likod, ang kanyang mga inputs at switch. So yun, nakalagay po sa ibabaw ang aux input or auxiliary input para po sa paglalagay ng DVD player or any source na galing sa ibang device para mapaganda niyo po ito. For example nga po, yung common na ginagamit is DVD player or karaoke player. So, aux input. Then yung sa out naman, speaker output. So, dito po nakalagay yan, yung mga speakers sa phones natin. So, ayan. Lagyan nyo lang po dito. Ayan. So, kahit po iba yung color niya ng white or red yung kanyang lagayan. So, wala pong problema. Kahit magkabalig-baligtad po yan. So, ayan po. Lagyan nyo lang po dito sa baba. Sa out. Importante po tandaan nyo, yung in para po sa DVD player.
At yung out naman para sa surround speaker. Okay, pwede sa gawing ibaba naman yung kanyang main switch on and off. Yan. At meron siyang ito, antenna. Para sa antenna, okay. At ito, yung kanyang power cord. Yan. Nakalagay din sa kanya yung details ng unit. Okay. So, itatry po natin ito ngayon, no? Para ma-testing natin kung gaano kaganda yung tunog talaga ng DB Audio. Subwoofer. Okay. So, yan. So, itatry ko siya ngayon for the meantime sa USB. Ah, USB sa Bluetooth, no? Para makita pa natin. So, sa pag-operate po nito, pwede rin sa remote. So, i-inform ko lang po, no, sa makakapag-avail ng ating Max 42. So, yung remote po nito is magagamit po lang talaga siya is para sa MP3. For example, naka-USB ka or naka-Bluetooth ka, so ito, magagamit mo po ito. Pero kung naka-FM ka lang, hindi nyo po mapapagana itong remote. So, doon lang siya for MP3 purpose lang po itong remote natin. Okay? So, magsaselect tayo ng, ano, ng input. So, nakalagay ngayon sa kanya is AUX. So, meaning to say, ito yung source para sa DVD. So, para mapalitan natin siya, pipindot lang po kayo doon sa mode. Yun. So, tutunog din po siya pag naka-turn na siya sa Bluetooth. So, kung Bluetooth po yung gagamitin natin. Then, isa pang pindot ulit. Then, pinutin mo ulit, auxiliary. So, meron siyang 3-way modes ng ating source. So, for the meantime, magamitin nga po natin siya sa Bluetooth. Try pa natin sa Bluetooth. Okay. Search lang po natin yung device name ng DB Audio Max 42. Ayan, tingnan natin. Okay. Here we go. Nakita po natin, natin po narinig din kung gaano kaganda, kasolid yung tunog niya. Sa ganito kalaking subwoofer po, ano, maririnig natin yung ganong kalaking tunog. So, yun, no? So, approve po ito. DB Audio Max 42 2.1 subwoofer system.